Magandang hapon po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, sa ating YouTube channel. Kumusta, kumusta? Ang kapayapaan at labanan ng Diyos na may sumas sa atin sa magitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ito po yung lingkod, Pres. Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sa oras na ito mga bati, ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Ito po, update natin sa ating channel. Sana mga patid, huwag kayong mag-asawa sa pag-subaybay o panonood na ating mga video na ating binupost dito sa ating YouTube channel. Mga patid, dahil po ito po ang napakalaga po sa bawat araw para po sa atin. No, ang kaligtasan talaga ay napakalaga po mga patid kaya sa mga bagay na ating nakamtan. Kaya huwag tayo maatubili, no, na manonood tayo sa ating mga video. Sana po i-like, i-share lang po lang natin ang salita ng Diyos para po na makamta natin ang kapayapaan at habag ng Diyos. So magpalito natin Panginoon sa mga sinabi po sa Hebreo in chapter 9 verse 28 na siya ay muling paparito, hindi kasali ang kasalanan kundi sa pagligtas sa mga naghihintay sa Kanya. Mga kapatid, habang hintay po tayo sa Panginoon, so ito po ating ginagawa mga kapatid ay nag-aral tayo ng Biblia at pinapangaral po natin ay po sa kaluban ng banal na Espiritu ng Diyos para po na mapanawa natin minsahin natin na ating pinapahayag dito po sa ating YouTube channel. Sana mga patid ay patuloy tayo manunood, no? No, tandaan po natin kahit anong reliyon natin ngayon, hindi po ko sinasabi na ang mali po ang reliyon ninyo at tama ang aking reliyon. So ang reliyon natin, isa po lang basihan niyan na mayroon tayong samahan na nagtuturo sa atin sapagat bawat simbahan talaga may Biblia at bawat simbahan may reliyon. Pero mga kapatid, may reliyon ang Diablo, may reliyon ang Panginoon Jesucristo. Natanaw po natin, mag-ingat po tayo. Ito yung sinasama natin yung reliyon, sana po hindi po tayo maligaw. Sapagkat ang reliyon ng Diablo, nagtuturo po ng kasinungalingan, at ang reliyon ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid, nagtuturo ng katotohanan. Ng mga kapatid, ating ginagawa, nagdag kaalaman lang po, huwag po tayong kumpiyansa sa bawat araw na ating pamuhay. Tanda po natin na ang Diablo, kumahanap ng paraan din para po na magligaw ng tao. Na panapalataya po natin na ating inasahan ng kaligtasan, baka po sa bandang huli, ay hindi po natin makamtan. Dahil ang Diablo, hindi talaga magtuturo ng katotohanan yan. Yung kanyang mga lingko din, hindi magtuturo yan ng katotohanan. Sapagkat ang Diablo ay siyang ama ng kasinungalingan. Ayon po sa John 8 and verse 44. Na bakit kayo na hindi kayo makikinig sa akin, ay inyong ama ang Diablo. Sapagkat ang Diablo, wala pa ng pasimula, mamatay tao. Kapag siya nagsalita, ayon lang po sa kanyang sarili. So mga kapatid, yung po ang Diablo, hindi pwede magtuturo ang pastor ng Diablo ng katotohanan dahil po ang espiritu nila ay espiritu ng Diablo. Kaya Biblia ang ginagamit pero sa Biblia din niligaw po ang tao. Dahil hindi po lahat ng tinuturo ng mga tao ngayon sa salimutan ay katotohanan. Sapagkat may pastor nga ang Diablo, may bulaan na puso, bulaan propita, so hindi talaga magtuturo ito ng katotohanan. Sapagkat ang espiritu ng Diyos, ayon po sa balang aklat, ay siya po ang magtuturo ng katotohanan. Pero kung espiritu ng Diablo ang magtuturo sa atin, so kasinungalingan talaga, kahit Biblia ang ginagamit, so maraming paraan ang Diablo na gumagaya-gaya lang po nung nabasa, pero hindi po yun ang paunawa ng Espiritu Santo. So yun po mga kapatid, ibig sabihin na mag-ingat po tayo. Hindi lahat talaga na nagbasa ng Biblia kung nagtuturo ay sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ni Apostol Juan, subukin ang bawat espiritu, ito sa Panginoon Yesu Kristo o sa bulaan propita. Ayun mga kapatid, no? Huwag tayong kumpiyansa kahit na kung anong klaseng reliyon. So naman natin din sila sabi na hatulan natin sila. Ang malaga alam natin kung ano ang tama, ano ang dapat gawin natin habang namamay tayo dito sa libutan. Kasi yun ang mga kapatid pinaka-importante sa bawat araw. Sana po ay kalulugdan tayo ng Diyos sa ating pamuhay. Huwag natin salungatin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos yun ang hatol sa atin. Ngayon mga kapatid, kung ano ating napakinggan at ginagawa natin, so, sa darating na panahon ng paghatol, mapalaya po tayo. Pero kung napakinggan natin sa salita ng Diyos at natin ginagawa, so pagdating ng hatol, parusahan po tayo. So yun lang po mga kapatid, ang dapat gawin natin na manunood tayo ng mga video o live streaming sa ating mga primer. Sana po na makadagdag ito ng ating kalaman at matatag ating pananampalataya. So yun lang po mga kapatid, ang nais ko na mapabot po ang mensahe ng Diyos. So, like and share lang po. Salita po ito ng Diyos para sa kaligtasan natin. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Pres. Tumaka, Apostolic Believers of Christ International, magsabi sa Batisa. The grace of Jesus Christ be with us. Amen.